All right, sir. Good morning, everyone. The Commission on Higher Education, Mimaropa Region, and the Office of Institutional Quality Assurance and Governance welcomes you to the virtual regional orientation of related Excel forms for DBM CHED Joint Circular No. 3 Series of 2022, or the Guidelines on the Reclassification of Faculty Positions on State Universities and Colleges. I am Ireneo Y. Madeja Jr., Project Technical Staff 3 of MIS CHED Mimaropa, and I will be your host for today. We are now live via MS Team platform and CHED Mimaropa Facebook page. So you can share the link po on our official Facebook page. Just type CHED Mimaropa para po makita po ng marami yung nagiging orientation po natin. To start our program, let us focus on the screen for the prayer followed by the singing of the Philippine National Anthem and the CHED hymn. Dear God, thank you for our time together today. Help us to be open-minded and receptive to your work in and through us. We pray that we may be receptive to your guidance in all things and that we may become more like Jesus Christ in our actions, attitudes, thoughts, and words. Amen. Yeah.
Let us now hear the opening remarks from our energetic regional director, Attorney Joselito Alizuag. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Maayong aga. Mayad nga temprano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isa pong pag-ati na nagmumula sa CHED through ating inaasam na pangarap na magkaroon ng dagdag na promotion at benepisyo sa ating mga guro sa kasama po natin dito yung OICAG, yung mahuhusay at magagaling na taga-OICAG na siya sa kanila nakasalalay yung kabutihan ng edukasyong pangkolehiyo sa buong Pilipinas. Kaya po, nagagalak ako na bumabati sa inyo dahil ito na yung pinag-uusapan natin na kung paano natin gagawin yung bagong NBC compliance natin. So sana po ay maging matagumpay at maging maayos. Huwag yung muna isipin yung ibang mga bagay-bagay, mag-concentrate tayo kung paano gawin ito sapagkat maganda ang kakahinat na nito. Kaya muli, ito'y gandang gawain sa isang magandang umaga. Muli po, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Thank you! Thank you very much po, Sir Attorney, for the opening remarks. And now, for the orientation proper, let us welcome the Quality Assurance Division of the Office of Institutional Quality Assurance and Governance, headed by Dr. Mildred M. Libot, Chief EPS, Ma'am Rita P. Sescar, the Supervising EPS, Sir Don S. Francisco, the Senior EPS, and Ma'am Sara Jane Bulawan, the Project Technical Staff of the OICA. Good morning po, ma'am and sir. Morning po. Morning po. Sir June, sorry na lost kami. Yes ma'am, good morning game po. Game na ba? Yes po ma'am, the floor is yours na po. Game na. Sorry attorney. Game na, Ma'am Rita. Ma'am Rita, game na. Sorry po. Good morning po sa lahat ng ating mga kaibigan from the SUCs ng Mimaropa. Magandang umaga po and then maririnig nyo na naman po yung boses namin. So, ang sabi po namin is, mainam pong paulit-ulit kasi doon natin, yun ang paraan na namamaster natin yung mga bagay-bagay, lalo na first time natin itong gagawin. So, ang focus po ng inyong orientation for today is on how you're going to use the Excel forms and the Excel system. Pero based po sa aming experience ay pag nag-present po ng mga forms, palaging ang questions ay nadadamay ang criteria and nadadamay rin po yung mga types of evidence na isa-submit at ganun din po yung coverage period ng documentation. So medyo pasadahan lang po natin ng briefly yung ating listahan ng documents and then yung coverage ng documents na pwede po ninyong gamitin. Okay, so I am sharing the list of documentary evidence. Ang sabi po sa amin ng ating Mimaropa office ay na-share na po ito sa inyo. So just to navigate, i-guide lang po namin kayo. So for the list of documentary evidence,
yung mga, may mga parts po dito, kasi yung mga statements naman dito very clear. So, i-guide lang po namin kayo on how to use the parts here. So, dito katulad po dito sa left column, meron po tayong note. So, ang mga notes po na yan ay makikita natin sa JC or sa ilalabas naming supplemental guidelines. So, ang purpose po na nilagay natin dyan, yun yung key reminder para po sa ating mga faculty and IEC, para kahit hindi kayo babalik doon sa JC, mare-remind kayo kaagad by this note. So kaya po nilalagay diyan, nilalagay natin yan diyan. So dito naman po sa required evidence column, meron tayong numbered na evidence katulad po dito sa nakikita natin sa screen, puro number 1 yan. So ibig pong sabihin, for item 1.1 student evaluation, isa lang po ang main document natin na isasubmit. Ganun din po pag naka ang faculty ay naka-study leave, ito po ang kanyang isasubmit na main document in addition to doon sa student evaluation. So, kasi magkukulang po siya ng semesters ng student evaluation. Kaya kailangan niya i-prove yung na naka-study leave siya para ibawas yon sa denominator niya. Then, yan. So, kung alin po ang applicable sa faculty, sabbatical leave or maternity leave. So, i-move ko lang po dito sa baba. So, kasi mga paisa-isa po yan. Dito po tayo sa sole author of a textbook, 1.1. Kung mapansin nyo po, apat 1, 2, 3, and 4 ang ating documentary evidence. And yung connectors po niya ay and ang gamit. So, ibig pong sabihin, lahat yan isasubmit ng faculty. So, pero meron katulad dito po, copy of cover page, title page, table of contents, copyright page if copyrighted. So, kung hindi po copyrighted, hindi naman natin yun hahanapin. And about the author page if available. So, kung available lang naman siya natin hahanapin. So, lahat po yan ay required pag ang atin pong connector sa mga numbers ay and. So, yan po yung paggamit natin ng document po na to. So, meron po dito na may or. Hanapin natin yung or. Medyo mahilo lang po kayo sa scroll ko, pero pasensya lang po. Okay. So, dito po naman, may or. So, sole author of a book naman. So, ang una, evidence of a published book. So, ang number one po, mamimili kayo sa 1.1 or 1.2. So, cover page, title page, tapos sa baba po ay or link to the published book. So kung ang published book po halimbawa ay available online or meron kayong PDF copy, so pwede na pong link na lang doon. Hindi na ninyo i-photocopy yung mga cover page kasi makikita na lahat ng information doon. So kung ayaw nyo naman po na magkaroon ng copy yung evaluators ng buong book nyo, pwede po kayong magpili na i-provide ang information doon sa 1.1. So yan po yan. So yung and po sa number 1, evidence of published book, and po niya is doon sa number 2. So number 1 na may mimili kayo sa 1.1 and 1.2, and yung number 2 po. So, yun po yung dalawang ipoprovide natin na document sa ating IEC. And then, yun ang ipo-forward sa rep. So, yan po. So, basically, yan yung ating documentary evidence na ilalagay. So, kung meron pong questions or clarification regarding this, by the way, we would like to inform you po na ang OICAG ay nag-create po ng Telegram group for the chairpersons lang ng IEC po para hindi masyadong madami. So ang chairpersons ng IEC ng bawat SUC ay pinadalhan po namin ang link para po makapag join sila doon sa Telegram group. Kung wala pong Telegram app yung IEC chair natin, madali lang naman po siya i-install. So kung tayo po ay IEC member or kung tayo po ay faculty at may question po tayo, so pwede nyo pong i-forward sa inyong IEC chair ang inyong question
or ang inyong case, and then ang IEC chair po ninyo, pwedeng i-email sa amin or i-post niya doon sa Telegram group. So ang sabi po namin, since ang Telegram app ay nasa mobile phone namin, so mas mabilis po naming makita ang mga post doon kumpara po sa email. So kasi syempre ang email po bubuksan lang namin during office hours, while yung sa mobile, kuminsan hindi rin naman namin matiis kahit Sunday siguro ng gabi, pag sa tingin namin kailangan talagang sagutin yung question, masasagot po namin yun kasi palagi naman nating hawak yung ating mobile phone. So yan po. So yun yung ating channel, communication channel para po ma-clarify yung mga scenarios or mga cases na ninyo po as faculty. So idalhin niyo lang po sa inyong IEC members or the IEC chair para po ma-clarify. Or kahit kung sila man po, nakita na nila yun na tanong ng iba, kaya na po rin nilang sagutin sa inyo yung mga questions po ninyo. Okay, so yan lang po yung documentary evidence. And ibabakita ko po sa inyo ngayon yung acceptable documents kasi ito rin po, magtatanong din kayo. I'm sure pag nag-discuss si Don mamaya ng Excel forms, mahahagip din itong tanong na ito. So, i-confirm ko lang kay Don, nakikita yung ano ko, Don? Yung acceptable, nag-change ba ng ano? Nag-change, yes, ma'am, ng view? Okay, apa, okay, apa. Sige. Okay, thank you. Okay, para din po ma-clear na yung ganitong question sa ating mga faculty, ito po, ipapakita namin sa inyo. So, ang sabi po natin, meron tayong newly appointed faculty. Ito po yung mga galing sa hindi SUC. Okay, pwedeng faculty siya sa private, sa LUX, ganyan, or pwede siyang empleyado sa isang related industry. Halimbawa po siya ay civil engineer, tapos ngayon nagtuturo siya sa civil engineering program ninyo. So, related po yung kanyang experience. So, newly appointed faculty, and then meron po tayong dito sa last column, existing faculty who did not apply during the NBC 4618 evaluation cycle. So, ito po yung magiging coverage. Palagi po kasing tinatanong to. Ngayon, hindi po, doon po kasi sa guiding principles ng JC number 3, ang nakasabi po ay lahat ng accomplishments ng faculty during the evaluation period. Pag ito pong first cycle natin is 2019 to 2023 yung evaluation period natin or coverage period. So yun lang po ang mako-consider na accomplishments ng faculty for evaluation. Except, so nakalagay po naman doon, except yung newly appointed and those who did not apply in the previous evaluation cycle. So ito po yung dalawang columns ay ito po yung exemptions doon na nilagay doon sa ating guiding principles ng JC. So para po mag-guide further ang ating faculty kung ano yung coverage period ng documents, ito po siya kasi ang meron po provisions doon sa research criterion na last 5 years lang for the first time. So first time na ma-evaluate, last 5 years lang yung kanyang coverage. And then yun naman na sa student evaluation, of course, required natin na during the evaluation period. So ito po, so titingnan na natin. So kung tayo po ay newly hired faculty or newly appointed faculty, plantilla position po ito sa SUC, sa KRA 1 on instruction, hanggang sa buo po na KRA 1, pansinin niyo po, ang coverage po ay July 1, 2019 to July 31, 2023. Ibig pong sabihin, sa KRA 1, pag tayo ay newly hired, yung coverage period natin ngayon, yan lang po ang ma-evaluate or ma-consider for evaluation na documents. Ganon din po kung tayo ay hindi nagpa-evaluate nung 8th cycle or nagpa-evaluate maaari na hindi na nagamit o hindi na reclassify. So ganun din po. So bakit po? Kasi yung ating teaching effectiveness ay during the evaluation period lang, coverage period. So yan po. So tandaan po natin yan.
Next po sa KRA 2, dito po sa first two indicators, pareho din po. Ay, sorry, sa newly, taglit lang po. I-move ko lang itong box na tatakpan ako. Okay, so newly hired, itong sa gitnang column natin, pag newly appointed faculty, ang coverage po ay all research, pasensya po sa wrong spelling, all research outputs within the last 5 years. Yun po yung nabanggit ko kanina. So, ano ang last 5 years simula ngayon? So, mag-start tayo July 1, 2018 to July 31, 2023 na outputs. Yan po ang makakount. While yung hindi po nag-apply noong 8th cycle ng NBC, first time po niya mag-apply ngayon sa first cycle ng JC, so coverage po niyan ay simula sa 8th cycle, which is July 1, 2016 to July 31, 2023. So yan po. So pareho po siya dito sa dalawa. So, mako-cover yung pag newly hired from 2018, pagka ang existing faculty pero hindi nagpa-classify, nagpa-evaluate ng 8th cycle, magsimula pa siya, po siya ng July 16 ang kanyang documents. Okay. So, yan po. Yan yung ating mga coverage period. So, susundan nyo lang po siya. Like, for example, dito, masaya ang ating newly hired faculty dito. Sa criterion B inventions. Okay, so ang coverage po, lahat ng patents and utility models and industrial designs. Yan, na nakapangalan sa faculty. So, yan po ay mapupuntusan. Okay, so pag tayo naman po ay hindi nag-apply ng 8th cycle, so yun lang po, doon nagsisimula yung coverage, yung 8th cycle, July 1, 2016. So yan lang po, masusundan po natin yung ating descriptions dyan ng coverage period. So hopefully po, mamaya, pag nag-discuss si Don, unless clarification, for clarification ang tanong, so i-expect po namin na wala na po magtatanong paano kung ganitong date at ganitong dates. So, okay, so ganun din po sa evidence. Okay, so yan lang po, as I mentioned briefly, i-discuss lang po yan and then kaya nyo na pong sundan paano gamitin po yung document na yan. So thank you very much po. Thank you very much, Ma'am Rita. And now, I'm giving the floor to Sir Don for the continuation of the orientation for the Excel forms. Sir Don, morning po. Hey, thank you very much, Sir Jun. Siguro, dun sa mga nagtatanong regarding dun sa kung ibibigyan kayo ng copy, actually, na-post na po dun sa chat box. Dun sa first message ni Sir Jun, yung then meron po siyang pinrovide na link diyan po. Tapos nandiyan na po lahat yung documents. Yung na-discuss po ni Ms. Rita kanina yung list of documents tsaka yung acceptable documents ng mga new entrants tsaka ng those who did not apply in the previous evaluation. Andun po yung lahat doon sa link na pinrovide po ni Sir Jun. So i-check nyo lang din po. So habang nagdi-discuss po tayo, maganda po siguro pwede nating masundan kung pwede niyo i-download yung Excel file para habang dine-demonstrate ko po sa inyo, baka may makita kayong mga questions na pwede nating i-raise later kung habang sinasagutan po natin. So andito po siya, teka i-share ko lang po yung aking screen. Hindi lang po. May ayusin lang po ako. So ito po yung link
ng Mimaropa po regarding sa mga documents. So nandyan po siya yung dito po sa may related Excel forms, dito po sa may download link. Click lang nyo lang po dyan. Yung present po ni Ms. Rita kanina, ito po yun yung sa letter C, documentary evidence, i-download nyo lang po dito. And then yung acceptable documents, itong sa letter D, yung second na pinresent ni Ms. Rita. Now for the Excel forms po, dito po i-download nyo lang, whether kung semestral or trimestral po kayo. So mamili lang po kayo sa dalawa. So pwede nyo pong i-download itong ISS semestral na final. So para makasunod po tayo dun sa discussion. Okay. So ito po yung first screen na makikita po natin, yung first form, yung request form. So basically, hinahanap lang po dito yung mga basic information. So last name of the faculty. So okay po natin yung information. So ako po ito. And then name of the degree, highest educational attainment, for example, or pwede nyo rin kompletuhin. Name of HEI. So, lagyan nyo lang po dyan yung name ng SUC. And then kung anong year po nag-graduate. So, lagyan nyo lang po dyan. And then, ito po yung current faculty rank. So, ano po yung magiging basis natin for the current faculty rank? Kasi may mga question. Example, during the 8th evaluation cycle, na based dun sa score na natanggap nila, for example, associate professor 4, for example, yung lumabas dun sa final score, dun sa final printout. Pero eventually, nung dumating sa board, ginawang associate professor 1 lang instead na 4. So, ano yung masusunod? Yung score based dun, o yung faculty rank based dun sa actual score dun sa final printout or dun sa initial, di pala final, yung printout na sinambit sa board or yung actual na decision ng board kung ano yung faculty rank na binigay sa faculty. So, ang susundin po natin kung ano po yung actual na meron po kayong appointment. So, basically, kung ano po yung naging decision ng board, yun po yung masusunod natin na faculty rank. Wala po yung, kung di man na-implement yung 8th cycle, wala na po yun. Kung ano po talaga yung binigay na rank po sa inyo during the 8th evaluation cycle, yun po yung magiging current faculty rank po natin. So for example, assistant professor 1 po, ilagay nyo lang po dyan. Tapos kung mode of appointment, whether kung new appointment, so baka may vacancy from private institution kayo, tapos nag-apply kayo. So, kaya nakuha yung position or through institutional promotion or through NBC 461. So, may mail lang po kayo dito. So, for example, during the 8th evaluation cycle, yun nakuha yung rank. So, lalagay na po dyan NBC 461. May mail lang po kayo dyan. May mga options naman po yan. And then, date of appointment, tapos name kung anong SUC po kayo, and then campus, and then address. So, fill out nila po yung information dyan. Tapos dito po, may nakalagay po dito, attached to this request form are my self-accomplished ISS. So ito na po yun, yung mga forms na yan. Sa bandang huli po niyan, yun po yung tinatawag na ISS. Yung pinaka-last form po ng Excel file na ito, yun po yung ISS. Tapos yung mga attached forms, ito na po yung form 1, form 2, form 3, form 4. So yun po yung mga yan. And then checklist of evidence submitted. Ano po yung checklist? Meron po kaming kasamang template na binigay po. Ito po yung itsura niya. Nakikita po ba? So ito yung checklist. So lalagay niyo po rito kung ano yung mga documents, supporting documents na sinabit po ninyo for each criterion at for each indicator. So lalagay lang po natin dyan. So, type lang natin. Kung kailangan ng extra rows, mag-insert lang po tayo ng extra row. So, para lang maging maayos tignan. So, lahat po ng evidence na sinamit po natin, i-match lang po natin doon sa indicator. Tapos, ilagay lang po natin. So, ito po yun. And then, dito po sa second paragraph, I attest that all information provided in this request for position reclassification are true, accurate and complete. I understand that any falsification of these documents may lead to my disqualification from position reclassification for this evaluation cycle.
So, pag pinirmahan po natin yan, meaning, so, sinesertify po natin or ginagarantee po natin na wala pong tayong, kumbaga authentic po lahat ng documents natin na wala po tayong pinalsify. At kung meron pong submission or merong na-discover po na meron po tayong pinalsify na documents, dadaan po siya sa proseso. So magkakaroon po yun ng investigation and eventually kung mapatunayan po ay madidisqualify po kayo. Kaya maging maigat lang din po tayo sa pag-submit ng ating mga documents. Okay. So ito yung form 1 for the Care E1 instruction. So the first criterion is teaching effectiveness. So kung mapapansin niyo po sa taas, nandun na po yung pangalan, nakalagay na po yan. And then dito po, number of semesters that will be deducted from the divisor if applicable. So ito po ay applicable lamang po kung meron po kayong study leave or naka maternity leave or naka sabbatical leave. So yun po yung mga options po. Nandito naman po yun mamaya, papakita ko sa inyo. So kung sakaling meron kayong ilang semesters na hindi wala kayong student evaluation pero valid naman dahil meron naka-lead kayo. So ilalagay niyo lang po dyan, for example, 2 semesters or 3 semesters or 4 semesters. Depende po yan. So sa unang example po na gagawin natin, ang assumption po muna natin is wala tayong study leave, so regular po. So reason for reducing the divisor, select option, not applicable kasi hindi po natin babawasan dahil wala naman po tayong na-skip na student evaluation. So dito wala rin tayong ilalagay kasi normal naman. So wala naman tayong study leave. So importante lang po, nalagay po natin dito si not applicable. Kasi kung di po natin siya lalagyan, nakalagay lang yung select option, hindi po magko-compute yung Excel. So kailangan mamili po tayo dito. Lagyan natin na not applicable. Okay. So for example, first semester's academic year 2019-2020, nakakuha siya ng 88. So dito po ilalagay niyo yung link ng evidence. So yung sa mga orientations po namin, na-mention po namin na dapat nakasave po sa Google Drive yung mga evidence po. Tapos i-copy lang natin yung link doon and then saka po natin ipipaste dito. So papakita po later sa inyo kung paano yung pag-paste. Okay. So for example, maglagay lang tayo ng mga information dito. So kung mapapansin nyo rito, sa overall rating, average rating, nagko-compute na po siya. Meron din po lumalabas ang faculty score. So 88. So yan. So yung malabas po dyan, ang naging average niya is 88.50. So basically, ina-average lang po itong 8 semesters na yan. And then, ito po yung faculty score. So 60% po ng total score yan. So out of the 36 points po yata yan, 31.86 yung nakuha niya. So lumalabas naman po yan dyan. Ngayon, paano ko naka-study leave yung faculty, for example? So, bawa meron siyang on-approved study leave. So, ilang semesters po kaya yon? So, sabihin natin naka-study leave siya for 2 years. So, meron siyang 4 semesters. So, lalagyan po natin dito ng 4. And then, yung pong semesters na covered po dun sa study leave, lalagyan po natin ng 0. So, for example, ang study leave niya ay 2019-2020 tsaka yung 2020-2021. So, isi-zero lang po natin itong mga semesters na ito. So, kung papansin ninyo, initially, 177 yung points. So, dyan pala makita nyo ng mali eh. Kasi nga, naglagay tayo ng value kahit na dapat wala. Kasi meron siyang 4 semesters na dapat 0. So, kaya mapapansin niyo po yan, hindi siya pwedeng mag-over ng 100. So, pag ganyan, sabihin may mali. So, kaya lahat po ng semesters covered dun sa student, dun sa study leave, lalagyan lang po ng 0. So, sa case po niyan, 4 na semesters po ang walang student evaluation dahil naka-study leave si faculty. So, 4 lang po yung natira. So, ito po yung computation niya. So, i-average po yung 4 na yan. Tapos, ito po yung lalabas na final rating. So yun po. So kung hindi naman study, for example, sabbatical leave, so normally isang taon lang yata ito. So 2 semesters. So ganun din. So halimbawa, nakasabbatical leave siya ng 2020-2021.
ganyan po. So, okay naman pagka naka maternity leave siya, for example, meron siyang isang semester na wala. So, ito dapat one lang ito. So, ganyan po. So, make sure lang po na tama yung mga information na nilalagay po natin dito para po maging tama rin yung computation. Mapapansin niyo naman po yan yung computation kung tama yung pag-average niya tsaka yung final scoring po niya. Ngayon, paano po maglagay ng link dun sa paano ilagay yung link sa Google Drive. So, basta lahat po ng evidence po ninyo, i-organize po natin sa ating Google Drive. Tapos, madali lang po yan. So, for example, dito po sa, for example, ito po. So, ito po, for example, lahat ng files nyo sinama nyo rito. Pero pwede rin po i-organize per KRA. For example, may folder kayo for KRA1, folder for KRA2. Tapos, for each indicator, may subfolder kayo. Pwede pong ganun. So, for example, dun po sa specific item na yon, eh, for example, ito lang po yung document na evidence nyo. So, right-click nyo lang po siya, and then share, and then copy link. So, yun na po yun. So, make sure lang po na tama yung document po na pinipili natin. So, right-click, share, and then copy link. Pag na-copy nyo na po yung link, balik kayo dito. So, for example, dito, control D or i-paste nyo lang po yung link niya. So, basically, ito na po yun. So, pagka inano natin, pinaste natin siya, ayan, lalabas na po yung file. So, ganun lang po siya. Okay? Ganun muna natin. So, ganun. So, dito po, bawat semester, dapat nakalink po dyan yung evidence. So, ang question, ano ba yung dapat na nakalagay ditong evidence sa student evaluation? So, dapat po ito yung summarized or processed data na po. Kasi for example, meron kayong 10 o 30 na students nag-evaluate sa inyo. Hindi po yun ang i-attach nyo rito. So, i-attach po natin yung parang processed data na po. So, depende po sa institution or kung meron kayong template na nakalagay doon yung semesters or yung average per semester or yung computation ng per semester kung paano na ano yung lumabas sa final rating tapos may pirma si yung official authorized official ng institution. So, yun lang po i-attach natin dito. So, for example, isang document para sa lahat, pwede naman din pong gawin. So, for example, isang document lang pero nandun na lahat ng semesters pati yung academic year. So, isang document na lang. Pwede kahit isang document lang po yung i-paste rito itong link kasi makikita naman po yan. So, pwede naman po ma-validate. Okay. So, supervisor's evaluation, same po, similar. So, for example, kung nakamater, sabihin nating study leave dito, for example, dapat study leave din po yung pipiliin nyo dito, tsaka kung ilang semesters covered. Pero may mga instances daw, according sa mga nakausap po namin, na for example, maternity leave, wala talagang student evaluation, pero meron pa rin namang supervisor's evaluation. So, in that case, lalagay nyo lang not applicable. Tapos, zero ito. Kasi may mga ganong instances daw na naka-maternity leave pero walang student evaluation pero posibleng merong supervisor's evaluation. So, yun po. So, similar po sa kanina, lalagay lang po ng rating dyan. So, and then mag-generate po siya ng points. So, example lang po yan. So, yan. So, dito po sa student evaluation, meron siyang 32.09 points. Dito po sa supervisor's evaluation, meron siyang 21.36 points. So, dito po sa summary, sa KRA1, mag-generate na po siya. Ayan. So, makita na po natin dyan yung papasok na po yung points na pinasok natin. So, out of 60, kasi ang maximum points po dito ay 60 points, meron 53.45 points si faculty. So, dyan po makita yan. So, balik tayo dito. So, ito pong nasa right side, huwag nyo na pong pansinin ito. Gagamitin lang po ito ng IEC pagka nag-evaluate na po sila. So, kung meron sila mga comments or
meron silang mga hindi tinanggap na documents, meron silang mga inonote po dyan, so may mga remarks po silang ilalagay dyan. So, pero sa faculty po, sa level ng faculty, huwag nyo na pong pansinin. Kasi gagamitin lang po yan ng IELTS. Okay. So next, dito na po tayo sa criterion B, curriculum and instructional materials development. So maximum of 30 points. So dito, ilalagay po natin yung title ng instructional materials. Siguro, for example, Fundamentals of Economics, for example. Textbook po siya. So, mamimili lang po tayo rito kung textbook siya, textbook chapter, manual or module, multimedia, or testing material. Pagka workbook po, dito rin po siya mag-fall under sa manual or module. Kung may mga workbooks po. Diyan din po siya mag-fall under. Okay. So, textbook. And then, review. So, normally po, lahat ng references or textbooks na ginagamit sa isang state university dumadaan po sa review committee. So normally po merong tinatawag na instructional materials development committee or book review committee o ano man natawag sa inyo. Basta sabihin natin instructional materials development committee ng SUC po ninyo. So lalagay nyo lang po dyan. And then kung publisher, kung na-publish siya outside, for example, meron kayong publisher na na-contact para i-publish yung book. Pwedeng National Bookstore, ano man yan. So, ilagay lang po dyan. Pero kung hindi naman, repository, pwedeng SUC, yung name na lang po ng SUC name. Ilagay nyo po dyan. And then, date published. So, dito po sa form na ito, hindi na po namin ilagay ng restriction para po makover yung new entrant saka yung mga hindi nag-apply in the previous evaluation. Dati po kasi, naka-restrict po ito dun sa evaluation period lang. Pero ngayon po, medyo tinagalan po namin para hindi magkaroon ng separate forms pa para sa mga new entrant. May separate forms pa sa yung hindi nag-apply in the previous evaluation. So, hindi na po namin lagyan. Pero make sure lang po na within the evaluation period po yung ilalagay po natin dito. So, ang question, paano ko na-publish siya even before pa ng evaluation period? Pwede naman po yan as long as ang reckoning point po natin is yung date na approve for fair use ng SUC. So for example, na-approve po siya ng June 6, 2019, for example. So technically, hindi po siya covered sa evaluation period kasi July 1, 2019 ang start ng evaluation period. Pero sa date published, hindi po natin masyadong magiging may-quit dyan. Pero dito po sa date approved, dapat po kung kailan approve ng SUC na gamitin yung textbook na yun sa kanila, doon po yung magiging reference natin. Dapat within the evaluation period po yun. So for example, na-approve po siya na October 12, 2020, for example. So mapapansin po ninyo, nag-generate na po siya ng points. 30 points po kasi ang textbook. So another, so example, module, di ko alam title, basta module o macro economics, example lang. So, module. Mili lang po tayo. So same din. Kung similar po yung committee nag-evaluate o nag-review. Tapos date, sabihin natin September 15, 2020. Tapos na-approve po siya ng sabihin natin May 15, 2021, for example. So, yun. So, nag-generate din po siya ng points ito. So, sa ngayon, meron na siyang 30 plus 16. 46 points. Kung mapapansin nyo, dalawa pa lang yung in-enter ko po, pero na-meet nyo na yung maximum points na 30 points. So basically, kahit magdagdag po tayo dyan, tataas itong points ito, pero ang maximum points lang po na tatanggapin ng later on dun sa final rating is 30 points lang. So kung mapapansin nyo po dito, ayan na. So sa instructional materials, naka 46 points po siya. Pero ang maximum or allowable points po ay 30 points. Kaya tatanggapin lang po later on yung pinaka-final score is 30 points lang po. So, kasi baka sa tanongin ninyo, bakit tinatanggap ilagpas-lagpas na rin sa 30 points? So, dito po sa form na ito, tinatanggap niya. Pero po sa final computation, hindi po niya tatanggapin. Okay. So, yung quantity limit, dun lang po siya mag-stay. Now, for co-authorship, for example,
introduction to statistics, for example. Example lang po yan. So magkaiba ng field yan, pero kung dapat nasa area of specialization po ng faculty yan. Dapat lahat na nakalagay dito is nasa area of specialization po ng faculty. Anyway, so for example, textbook. So same po, copying ko na lang to para hindi na ako. Ayan. So dito po mag-fall ngayon yung percentage contribution. So kung for example, tatlo kayong faculty. For example, ikaw yung main author. So sabihin nating nasa 60% yung contribution mo. So lalabas po yung computation dyan. So paano po na-compute itong 18? So 30 points times 60%. So yun po yung computation niya. Now for this contribution, meron po tayong template. So kasama din po yan sa mga documents na pinadala po namin. So ito po yan. So, halimbawa, type of instructional material, textbook. Yan lang po ah. Hindi ko magamit. Yan lang po ah. Ay, shared file pala ito. Ayan. Ayan. So, for example, title po niya yung introduction statistics, type textbook, tapos dito na po natin ilalagay yung names ng co-authors. So for example, ako po doon, Francisco, co-author ko si Juan de la Cruz, si Jose Rizal. Ayan, so ilalagay po natin kung saan po siya affiliated. Bawa XYZ University, EPC University, or pwede rin save from the same institution, XYZ did. So dito po natin lalagay yung percentage contribution. So kanina po, ang dineclare po natin is 60% yung contribution po natin. So ito po yun. So dapat 60% din po yung ilalagay po natin dito na percentage contribution. And then, for example, si Juan de la Cruz ay 20%. 20% din si Jose Rizal. So make sure po na 100% po yung total percentage. So yan po yung magiging breakdown and then kailangan po nila magpirma sa yung conforme para po makonsider. Okay. So yan po yung template natin. And then name of the faculty. So name and signature ko po. And then kung sino yung dean, college of the dean, dean of the college, and then signature. So yun po yung mag-certify. Okay. So yun po. And then, ganun din po. Pwede kayong magdagdag. So mamili lang po kayo dyan. And then i-supply nyo lang yung mga information na hinahanap po niya. Okay. And then don't forget po yung link lagi. That's evidence. So kanina po pinakita ni Ms. Tita yung listahan ng teka, pakita ko lang. Ayan, for example, ito po. So, meron pong 4 documents na inahanap dito. So, copy of the cover page, title page. So, instead po kasi yung buong libro yung i-supply. So, certain pages lang po yung hinihingi dito sa book. So ito po yan, yung cover page, title page, table of contents, copyright page, if copyrighted, and about the author page, if applicable, if available. Tapos copy of approval for the use by the SUCs, Instructional Materials Development Committee or any committee na authorized po. And then copy of syllabus,
kung saan po nakasulat as reference material yung book, and then copy of latest list of library holdings. So itong apat na po ito, dapat po nasa isang PDF file lang po yan. So para pag nilink nyo po, isang link lang na document o isang link na file lang dun sa dito po, pagka nilink po natin dito. So kung nilagay natin yung link dito, dapat pag in-access po yan, nasa isang file lang po sila na PDF. So paano po natin gagawin yung isang file? Ang isa po sa suggestion namin, pwedeng i-copy-paste nyo lang sa ano. So sa-save nyo siya as JPEG, tapos punta kayo sa Word file, sa MS Word, tapos i-paste nyo lang po doon. So i-hilera nyo lang and then save as PDF para one file lang po siya. So isa po yun sa suggestion po namin para isang file na lang po yung i-access pag in-evaluate po ng IEC at ng mga ibang evaluation committees, makikita po nila na isang file lang po lahat ng documents hinahanap. So yung apat na hinahanap po dito, dito, so nasa isang file na lang, naka-save as PDF, tapos naka-paste po dito yung link. Okay, so yun po. And then, for academic programs developed, revised, for example, meron kayong, for example, nag-study abroad kayo, tapos meron kayong nakitang bagong program doon na sa tingin nyo ay pwedeng i-offer ng SUC po ninyo. So, pwede kumuha kayo ng proposal or kumuha kayo ng feasibility study para i-submit sa board na baka pwedeng i-offer yung program. So, for example, BS Mechatronics, for example. So, mamili na po kayo dyan kung whether kung new program ba siya or revised program, meaning existing program ba siya ng SUC na ni-revise na lang. So, new program, board resolution, ano po yung resolution number, for example, at kung kanong academic year po siya implement. So, kung in-implement siya ng 2022-2023. And then, ito pa yung role. So, for example, dun sa specific program na yun, na kayo pa yung naging lead or contributor. So, kung kayo ang lead, so mag-generate po siya ng points. Okay. And then again, yung link po ilalagay po natin dito. So, for example naman, in-update niya yung program ninyo. So, ano ba yung example? For example, siguro BS BS Chemistry and BS Chemical Engineering. Example lang na double degree. Ginawa yung double degree yung program po ninyo. So pwedeng consider siyang revised program. At kung kailan siya in-approve through a board resolution, kung kailan siya implement. So for example, so mamili lang po kayo dyan. And then contributor or lead. Ngayon dito po sa portion na to, emphasize lang po namin dito yung note, for example, ano ba yung contribution na pwedeng consider dito po sa development ng new program or ng revision ng existing program ng SUC. So ito po, nasa notes po, makita po natin kung ano yung mga activities involved kung saan pwede po makakuha ng points yung faculty. Hindi po siya yung mere dahil naging member lang kayo ng, for example, review curriculum review committee, ay makaka-earn na po kayo ng points dito. Hindi po yon. Kasi pag naging member po kayo ng curriculum committee, dun po siya sa admin designation. Dito po, hinahanap very specific ano po activities conducted. So for example, preparation of feasibility study, benchmarking, gathering feedback and inputs from potential employers, setting revising learning objectives, etc. or similar activities. So yan po yung pwedeng makakuha ng points ng faculty kung meron silang gantong participation dun sa pag-develop ng new program or pag-revise po ng existing program. So, okay. So again, dito po yung link. Provide po natin yung evidence na hinahanap po dito. So for in this case, yung copy of certification signed by the academic unit head indicating the specific contribution or role of the faculty. Tapos copy of board approval for the implementation of the new or revised academic degree program. So yun po. And then for services rendered to students as advisor or panel, so basically, ilalagay nyo lang po kung ilan yung student advice po ninyo. So for example, noong academic year 2019-2020,
Meron kayong master's thesis na kayo po ay ginawang advisor. So merong isang estudyante, for example, during the academic year 2020-2021, meron pang isa. So for example, merong additional. Tapos dito naman may dissertation advice kayo. So yan. Pero papansinin po natin, maximum lang po niya sa ngayon is 10 points. So itong 26 points ay over na po siya ron sa limit. So kaya kahit magdagdag po tayo ng additional information dyan, ang maximum pa rin niya is 10 points. So same din po sa panel, kung ilang beses po kayo naging panel. And then for services rendered as mentor, so for example, HRM for example, competitions, bawa isang hotel, for example, lang nag-sponsor ng activity, tapos ikayong first place or grand winner, and then date po ng award kung kailan, example. So yan, so tapos lagay lang po dyan yung link na hinahanap po. Based po dito sa listahan again, kung ano yung mga hinahanap na documents dito, yun po ilalagay po natin dito. So pagtapos na po tayo, ito na po yung summary niya. So for example, doon sa faculty evaluation na tapos natin kanina, 53.45 yung allowable points. Now for the curriculum and instructional materials development, so meron siyang dalawang item dito, 79 points, pero as mentioned, ang maximum niya ay 30 points lang, so 30 lang po yung tatanggapin niyang score. And then for thesis and dissertation, meron siyang 29, pero 10 points lang po ang maximum. So kung i-base natin sa raw score, 161.45, pero yung acceptable points lang po is 93.45. So kaya hindi siya na perfect dahil dito sa student evaluation. Kasi the rest, nag-over siya sa maximum limit eh. So ganyan lang po. So sa CARE A2 naman, ganun din po actually. Basically, similar po yung process sa paglagay po. So for example, ito pong first part is sole authorship po ng research output. So for example, ano bang example niya? Study on ecosystem. Bahala lang. Example lang. Ganyan. Parang example ng research na isang book na product of research, for example. So, name of publisher. So, di po applicable ang journal dahil book po siya. So, name of publisher. So, lalagay po natin dyan kung anong publisher po. For example, UP Printing Press, for example. And then, reviewer or its equivalent. So, normally po kasi yung mga ibang mga publishers, meron silang sariling editorial team. So, pwede nyo i-mention dyan kung ano yung sino sa kanila yung nag-evaluate or nag-check po ng output ninyo. So, pwedeng UP Printing. Pwede pong paki-off yung mic. Okay. So, example lang yan. Yung submit set. Editorial po. So dito po, hindi applicable international indexing body kasi hindi naman po siya journal. So book po siya. And then date published. So dapat na-publish po siya within the evaluation period. Okay, sorry. Ayan. So technically, kung titignan nyo, pagka-book, basically, na-meet na po yung 100 points na requirement. So, pero kung meron pa kayong journal, for example, hindi ko po alam, mga article title na lang, example. And then, journal article po siya. So, name po ng journal, So, parang, example lang. Dito po, naka-block naman yung reviewer kasi ang assumption po natin is pagka internationally indexed is ano naman siya, dumaan sa peer review.
So lalagay lang po dito yung international indexing body kung SWOPO siya or yung ASEAN Citation Index, etc. So lagyan lang po natin ng date. Ayan. So and then yung evidence po, again, yung base po dun sa listahan kanina, diniscuss po natin. So similar din po, copyin ko lang po ito para mabilis na po. Example lang po ito, pero syempre dapat okay ba yung libro. So for example, book din siya. So, para lang po mabilis, copyin ko lang po ito. Ay, so again, kung bawa meron siyang 40% contribution, similar, pupunta ulit tayo dun sa template natin, dito naman sa Form 2A, 1A. So percentage contribution, title po ng research, and then type of research output, kung book ba siya or journal article, tapos name po ulit ng authors, current affiliation, percentage contribution, tsaka yung firma. So similar po dun sa kanina. Ganun din po yung gagawin natin. Okay? And then, for every research output translated to project, policy, or product. So ang ilalagay po natin dito is the title of your research. So, for example, geo hazard mapping. Think of Calabar Zone, example. Or Mimaropa, for example lang. So ito po yung title ng inyong ano nung yung research ano ba natapos siya nung May 2018 or 2019 sabihin natin. So ano yung naging project? Naging project ba siya? Naging policy o naging product as a result of your research? So halimbawa natapos na yung research, example na pick up siya ng ano ng local government unit. So nakita yung mga hazard prone area in terms of yung earthquake. So ginawang policy, for example, ng LGU. Okay. So funding source, kung depende po kung yung po bang project or yung naging policy po niya, nung dinevelop siya ay kahit sino po nagpondo noon. So for example, yung LGU din po nagpondo niya. And then kung kailan siya po na-implement yung policy, for example. So sabihin natin, December 1, 2022, for example. So ganun po. And then yung link po sa mga evidence po. Meron po yung listahan dyan sa list of documents natin. Nakalagay po doon yung mga documents na kailangan natin submit. Okay? And then, ito similar din po. Hindi ko na po siguro explain ito kasi same naman po. So fill out nilang yung information and then percentage contribution. Tapos, gamitin niyo po yung template po natin doon sa certification ng contribution. And then so ito rin po, so kung na site inyong researches, may mention nyo lang po dito kung ano yung research ninyo, kailan siya na-publish, name ng journal, number of citation, tsaka anong citation index ang ginamit po ninyo para ma-check po. So, kung titignan po natin dito sa summary. So, for sole authorship, meron siyang 100 points. For co-authorship, meron siyang 40 points. So, meron siyang 140 points. Actually, nag-exceed na siya dun sa maximum po na 100 points. So, dun sa kanina, yung sa research translated into project, meron siya 35. So, total na po, wala pa tayo nilagay na entry dito kung sakaling assumption lang na wala siyang citation. So 175 po yung total pero ang maximum po ay 100. Kaya yan po yung pipick up lang ng Excel file dun sa final rating po natin. Okay. So for patents naman po. Okay, so ganun din. For example, supply lang din name of invention. Example. Example, shredding machine. Example lang. And then,
kung kailan po kayo nag-apply. So sabihin natin nag-apply tayo ng 2019. Tapos mamili po tayo kung anong patenting, anong stage na po siya dun sa application. So na accepted po siya or published na ba siya or granted na ba siya. So depende po sa isusupply po ninyo dito yung magiging points po niya. So kung published po siya, so lalagay lang po kailan siya na-publish ng IPOFIL. So for example, April 10, 2020, for example. So yun. So pagka pinalitan po natin, magpapago po yung points niya. So kung granted, 80 points. Kung accepted, 10. So yun lang po ilalagay natin. Sir. So ganoon din po rito. So percent, pinagkaiba lang po, merong percentage contribution. So lalagay po natin dito yung kung ano yung percentage contribution. And then for utility models, ganun lang din po. So maglalagay lang po na yun dito. For example, ano bang example dito? Wala po kung may isip, yung example na lang. Ito yun. Tapos lagay natin dito is utility model, date of application, and then kailan po nag-grant. Dito po sa UM tsaka sa industrial design, granted lang po ang binibigyan po ng points dito. So hindi po yung process po nung yung acceptance, publication tsaka grant ay applicable lamang po siya sa invention patent. Dito po sa invention patent. Pero pagdating po sa utility model and not industrial design, yung granted lang po ang makakuha ng points. Hindi po kasama dyan yung acceptance of publication. Okay. So similar with multiple invention, inventors, lalagay nyo lang po at lalagay nyo yung percentage contribution. Andan din po yan sa template. And then commercialize patented products. Kung meron kayong developed na product na napapatent nyo and then na-commercialize nyo, so lalagay po natin dito. So for example, yung example, machine one. Type of product sa pension patent. Or ano ba ito? Machine. Any, kayo naman pa maglalagay dyan kung anong klaseng product siya. Then kung anong date, patent. And then kailan siya first commercialized. Tapos lalagyan lang po rito, for example, kung Metro Manila or kung bawa kung Puerto Princesa. Basta kung saan lang po, ano, saan po siya. So kung international, lalagyan lang po dyan kung US, kung Malaysia, kung China, ganyan lang po. And then ito naman po yung mga software products, misa mga computer programs. So lagay nyo lang po dito, fill out na rin din po yung mga information. So basically, nakalagay naman po dyan. Sasagutan nyo lang po siya. So new plant variety or animal breed. So meron din po. And then dito po lumabas. Dun po sa inventions. Out of 100, meron po tayong 35 points. Pero kung papansinin nyo, tinototal din po lahat yan. So pwede kayo makukuha na, for example, 20 points lang dito sa research. Meron din kayong 20 points dito sa invention. Meron din kayong 20 points dito sa creative work. Tinototal po lahat yun. So meron kayong 60 points. So ganun po yun. So sa tatlo pong ito, sa criterion A sa research, invention, at sa creative work, kung ano man yung points na meron kayo dyan, ito total po yun. Pero again, 100 points po yun. Final rating po niya. So dito po sa creative work, so for example, ano bang title? For example, song number 2. Example lang, wala po maisip na pangalan. Then type of performing art, song music. Classification new, for example, may new composition. Lagay lang po kailan na-copyright. So wala po yung venue kasi new creation po ito.
actually dapat wala din itong organizer, pero dapat dito ay not applicable to it. Yan, so 20 points po. So for example naman ay performance naman. So example, yung name ng piece, musical piece, song number 3. So kayo po ang nag-perform, or bawa, yung sarili po ninyong output yung pinerform po ninyo. Pero again, first time performance lang po minibilang dito. So same po, ilan ng mga dates. Venue of performance po, for example, BICC, for example, or CCP. Tapos name of organizer, pwedeng NCCA, for example lang. So yan, so ganyan po. Fill out nyo na po. Kumbaga, yung mga applicable information, lalagay na po dyan. So for exhibit, kung painting ba siya, film, short film, architectural design, multimedia, photography, sculpture, others, or juried peer-reviewed designs, so ganun din po, pwedeng architecture, engineering, or industrial design. And then literary publications, novel, short story, essay, poetry, and others. Emphasize ko lang po itong requirement natin sa, yung note natin dito sa creative works. Kasi mahalaga din po itong mention. Ayan. So, meron pong note dito, creative work outside the discipline of the faculty shall be considered, pero meron po siyang condition, as long as it is supported by the SUC and it has brought recognition to the institution. So, possibly po na hindi po talaga yung field nyo ay creative work. So, for example, nasa engineering kayo or nasa sciences kayo. Pero, kumbaga, meron naman kayong talent for meron kayong creativity, pwede kayong may mga literary publications din kayo. Maka-consider po siya as long as nagbigay po siya ng karangalan sa institution. For example, nanalo kayo ng award for one of your publications, literary publication, for example, tapos na-recognize po yung institution ninyo. So, yun po yung mga conditions para po makonsider kapag hindi aligned sa area of specialization po. Pero the rest po, dito sa research, dapat aligned po sa invention, dapat aligned sa area of specialization po ninyo. May exemption lang dito sa creative works, pero dapat masatisfy yung condition po na kanilito. So, basically, ito po, same lang. Ito yung summary niya. So, nakakuha siya ng raw score na 240 points. Pero since maximum points po ay 100, so ito na po siya. So, 100 points. Tapos kung titignan po natin yung ISS na, so ito na po yung pinaka overall. So, or KRE 1, 93.45. KRE 2, 100. KRE3, wala pa, hindi pa natin nakakilap. Sige, KRE3 naman. So basically, ganun din po yan. Maglalagay lang kayo ng fill out lang yung information. For example, smart resource sharing, for example. Role ng faculty for the establishment of the partnership, pwede ikaw yung lead or pwede ikaw yung assistant. So, pwede ikaw yung lead. Tapos yung, syempre, meron dapat MOA yan, and yung start date ng MOA. So, for example, January yan, January 1, 2020 to, sabihin natin 2 years yung pagiging MOA nila, December 31, 2021. Tama ba? Tama. 20. Tapos dito po, i-mention po natin yung ano yung mga activities involved. For example, dun po sa MOA, may mga specify po mga activities doon. Ano yung mga actual na activities conducted po na based dun po sa MOA.
So lalagyan na po natin yung information at tapos yung date po na activity. So make sure lang po na yung activity po na na-conduct natin is within the effectivity period po ng MOA. Kasi pag outside na po yan sa effectivity period ng MOA, hindi po siya mako-consider. So dapat nasa loob po siya within the effectivity period. And then for contribution, for example, meron kayong product na na-commercialize. Dito po, not necessarily patented po. Ah. So basta meron pa kayo na-developed product kahit hindi siya patented. Pero naibibenta po ng institution at kumikita po yung institution dun sa product na yun. Eh, pwede po i-consider. So ganun din po. Maglalagay lang po tayo ng information. Ano yung role po natin. Then the amount. And then yung evidence. So ganun din po dyan. And then for accreditation, ganun din po yan. So, bawa, ako, appointment period from January 1, 2021, December 31, 2021. For example lang, tapos local number of deployments, siguro dalawa, ganyan. Pero actually, kahit gano'ng karami pong ilagay natin dito, so same points lang po. Kasi ang binibilang natin yung number of agency organization. Kaya kung may aakop na po dyan, hindi na po yan. Pag tinype natin yung aakop ulit, mag-una ng type 5 po siya na no duplication. So, bawa CHED naman dito, CHED Central Office, kaya CHED Regional Office, kaya AUNQA, CHED International. Kila po ng mga information po dyan. So, ganyan po. So basically same lang po. Ganun din, mag-fill out niya lang yung information. Ayan, dito naman po sa services as media, through media. So writer of occasional newspaper column. So halimbawa po Manila Bulletin for example. Tapos sabihin natin may column doon na education matters, for example. And then period of engagement, so sabihin natin January 1, 2020. 1 to December 31, 2022, for example. Tapos ilang columns po, yung number of engagements po dito, kung ilang columns po yung na-submit po ninyo at na-publish, for example, 10. So meron po kayong 20 points dito, pero kung titignan po natin later, meron maximum points tayo. So 20 points. So kung regular newspaper column, ilalagay lang din po natin information. Tapos kung ilang beses nag-guest, ilalagay lang din po natin dito. And then for every hour of training course, ganun din po. So sagutan niyo lang po yung mga information dyan. Okay. So for extension naman, ito po parang similar po ito sa student evaluation. So applicable din po yung pagka naka-study leave kayo. Since naka-study leave kayo, wala rin kayong evaluation and extension. So ganun din po yan. Maglalagay din po kayo ng rating na natanggap po ninyo. So as mentioned during our orientations, kailangan gumawa ang system, ang SUC na isang system. For example, yung sa satisfaction rating nyo, baka hindi naman equivalent to points. Baka meron lang dong satisfied, very satisfied, baka ganun lang nakalagay, na hindi siya in terms of
points. So i-convert nyo lang po yung gawa kayo ng system para ma-convert po yung rating na binigay. For example, kung 1 to 5 yun, so 5 equals 100, so i-gawan nyo lang po ng computation yun para pailagay po dito kasi hindi po pwedeng 1 to 100 din kasi yung rating scale po dito. So, ganun din po yung kung ano yung rating na pwedeng ibigay na 100 points po ang total. So, ito po yung gagamitin pa rin dito. So, again, kailangan na piling yung option dito not applicable, for example. So dito naman, source for administrative designation. So for example, during the evaluation period po, eh, na-designate kayo, at least for 1 year, na-designate kayo, pwede po natin ilagay dito. So mamimili lang po tayo ng isa, whichever is the highest. For example, during the first year, naging, for example, noong 2019-2020 academic year, eh, naging department head kayo. Pero during the academic year 2022-2023, ay naging, for example, naging vice president kayo. So, pipiliin nyo po yung highest. Pero dapat at least naka 1 year po kayo dun sa designation. So, for example, vice president. Lagyan nyo po yung effectivity period. So, mag-generate na po ng points. Okay. So, for TRA3, ito po yung summary niya. So, for linkages, merong 5 points. For service to the community, meron siyang 44 points. So, maximum niya is 15, naka 44 siya. And then, dito po maximum of 20, naka 70. And then, for the bonus, administrative designation, may maximum is 20 points, naka 15 siya. So overall points niya for KRE3 is 81.20. So basically dito rin po sa professional development, pag member po kayo ng professional organization, but very important po yung contribution po ninyo or participation po ninyo sa mga activities ng professional organization. Kaya hinahanap po dito kung ano yung activity po kung saan kayo nag-participate. So for example, member kayo ng, ano bang example natin dito? So, ba, biota, biology kayo, type of organization, professional organization. So, ano yung activity ng biota na na-involve po kayo? Hindi po yung mere participation lang po sa mere attendance po sa mga conferences. Dapat meron kayong specific contribution or role. So, dito po, for example, annual conference. Tapos kayo yung naging pwede naging moderator kayo, officer, board member, lead organizer, or committee member, for example. Tapos yung date po na activity. So ganyan po. So, but you have to provide the evidence po na nagkaroon kayo ng participation. Okay. Now for example, during the evaluation period ay naka-earn kayo ng doctorate degree. So di po ba meron tayong automatic one subrack reclassification. So for example, meron kayong PhD in mathematics, for example. So name of the institution. So example UP. So date completed, for example, May or June 24, 2022, for example. So, mayroong question dito, is the faculty qualified for the automatic one sub-rank increase? So, ibig sabihin, kung na-meet niya po ba yung conditions, kasi nakalagay po dun sa JC, may mga conditions po yan, dun sa automatic one sub-rank. So, nag-graduate pa siya sa isang, unang-unang question is whether aligned pa siya sa kanyang area of specialization. Pangalawa is, na-earn ba niya ito sa autonomous or deregulated institution? Tapos, SUC level 3 and 4 ba yun? Tapos, international, nakarank pa siya sa top 1,000. Kasi meron po, basahin niyo lang po doon sa JC, yung mga conditions.
Sa pagka na-meet po niya yung conditions, ilagay niyo po yes. So mawawala po yung points dito kasi pagka nabigyan po kayo ng automatic one sa rank reclassification, hindi na po siya pwede mag-earn ng points dito. Pero sabihin natin, hindi niya na-meet yung ano, yung hindi niya na-meet yung conditions. Hindi siya sa autonomous, hindi siya sa regulated, or hindi siya aligned sa area of specialization ng faculty. So no po ilalagay natin dito. So mag-generate siya ng 40 points. Okay. So dito, kung meron pa silang additional, for example, merong post-master's diploma pa ba siya during the evaluation period na nakuha. So ilalagay lang po natin. And then for conferences, ilalagay lang din po natin siya. And then for paper presentation, ganun din po. Local or international conference organizer, the presented sentence. Now for the awards, ganun din po. Alagay lang din po dyan kung institutional, local, regional. And then for the bonus indicators, ito po, for example, before kayong na permanent po or na karoon ng permanent appointments, so for example, nagtrabaho muna kayo sa isang private institution, so private HEI, bawa nagtrabaho kayo doon ng as administrator, for example, or pwedeng dean kayo for 5 years, for example. So, lagay lang po natin yung period dyan. So, for example, lagay ko na lang kaya pwede ba yung year lang. So, 2010 to so, June 2010 to Emerge. 2015, for example, yan. So, ilalagay lang po natin information, sir. So, pwede rin before ka naging vice president or bago ka naging dean, naging full-time faculty ka muna, pwede rin dyan. Tapos, ilagay nyo na yung pangalan ng SUC, number of years, anong school, number of years, period covered, so, ganyan po. Or in the industry experience, ganun din po. So, for KIE4, ang total po niya is so, out of 20 points, naka 5 points po siya rin sa membership sa professional organization. For continuing development, out of the 60 points, meron siyang 40. For the awards and recognition, 0. And then for bonus points, out of 20 points, 20. Kasi na, although 24 points nakalagay dyan, ang maximum po natin 20 points lang. So, total of 65. So, ito na po yung final ISS natin, kung mapapansin po ninyo. So, yan. So, for KRE 1, 93. For KRE 2, 100. For KRE 3, 81.20. And then 65. So, kanina po, sinet natin yung aking current faculty rank, Assistant Professor 1. So, titingnan po natin dito sa Assistant Professor 1 kung ano yung points ko po. So, 89. So, yun po yung points ko as Assistant Professor. 89 points. So kanina, dineclare na natin na hindi ako nag-qualify dun sa automatic one sub rank. Kaya no po yan. So kaya ang base rank ko po is Assistant Professor 1. Pero kung nag-yes po yan, so syempre, tataas ako ng isa sa magiging Assistant Professor 2. Pero since no po, so same pa rin po Assistant Professor 1. So number of sub rank increment based on base rank. So 89. So, dito po siya mag-fall. So, 5 sub-ranks. Kaya 5 po yan. Automatic naman po nag-compete yan. So, ito lang po hindi natin automatic. So, tayo po magmamano-mano kung ilang, ano po yung recommended rank po niya. So, from Assistant Professor 1, bibilang tayo ng 5 steps. So, Assistant Professor 2, 3, 4, ASOC Prof 1, ASOC Prof 2. So, ASOC Prof. So, kung ASOC Prof. 2, 90 naman. So, since 5 sub-rank pa rin, so 5 pa rin po ang ilalagay natin dito. So, pag nag-recompute tayo, magiging base rank pa rin natin lagi, tandaan, is the Assistant Professor 1. So, 5 steps. So, ganun din po ang lalabas dyan, Assistant Associate Professor 2. Now, yung isang question is whether kung nag-qualify ba siya ron sa automatic one sub-rank for the international awards or national awards.
kung nanalo ba siya ng Pagsaysay Awards or Metrobank Award, yung mga ganyan, mga prestigious awards. So pagka yes, so dadagdagan po siya, magiging associate professor for ang final recommended faculty rank. Pero kung hindi, so associate professor for 2 pa rin po yung final recommended rank. So yan po. So itong right side po, basically ito ay magiging parang working document naman ng rec po ng or ng mga yung mga evaluation committees po. So magpakikita yan kung ano yung difference ng evaluation ninyo, yung self-evaluation niyo tsaka ng IEC tsaka yung evaluation naman ng regional evaluation committee. So kung may mga differences diyan, ibig sabihin may mga binagong points yung rec. At eventually, yun yung papareceive din sa inyo whether kung nagko-conform kayo or pumapaya kayo dun sa revision na ginawa ng rec or hindi. So, eventually, papipirmahin kayo whether kung nagko-conform kayo or kung hindi, acknowledgement lang po yung pipirmahin. At i-elevate po yung decision sa governing board for institution ninyo kung meron mga ganong klaseng differences na sa appreciation ng government. So basically yun po yung yun lang po yung pag-fill out ng forms. So kung may mga questions po kayo regarding this, siguro po pwede natin i-discuss po kung may mga questions po kayo. So thank you very much po. Thank you very much po, Sir Don. Sir, are we ready for the open forum po? Sige sir. Sige po. Okay po. Before we proceed with the open forum, we would like to remind everyone to please use the raise hand option and wait to be acknowledged. And if acknowledged po, kindly state your name and yung SUCs po para mas ma-recognize po kayo ng maayos. So the floor po is open for questions or clarifications. Sige po, to start po, we have Mr. Johnson Javier, sir. You're recognized po. Yes, sir. Ang tanong ko lang, sir, ay yung final evidence citation. Nakalagay po kasi, sir, sa final evidence na kahit local author na siya, considered na siya na international. So international citation na siya. So basta dapat sir, wala sana, na po, sir. Yung local citation, puro international citation na po siya dapat. Kasi na-air din po to sa reason na orientation, in-air din po tong concern na to na dapat wala na po yung local citation doon sa Excel sheet. Puro international citation na po siya at 100 na po yung lahat. Yung internationals, ang score ng international citation. Yun po kasi nakalagay sa evidence nyo, sir. Yung final evidence na form. Ano po sir ang question niya? Ang question ko po sir is dapat sa Excel sheet po sir, wala na po yung local citation. Kasi nakalagay po dun sa final evidence, list of documentary evidences nyo, naka-note po dun na all citations regardless of whether the author who cited is from the Philippines or from another country, the citation shall be considered as international. So therefore, lahat po dapat ng citation na nasa Excel sheets, international na po lahat. Wala na pong local. So dapat ang score din po sa international citation, 100 na. Wala na pong 40. Wala nang 6. Sige sir. Miss Tita, andyan ka? Miss Tita? Yung regarding dun sa, ang sinasabi din sir kasi, since meron tayong note, dahil meron tayong note doon na yung lahat ng mga publications since nasa internationally indexed ano naman siya, journals, so considered international na silang lahat. So ang sinasabi ni sir is dapat wala na raw local at dapat totally 100 points na. Yeah.
Hello. Hello, sir. Sige po, ay yung pong regarding this question po ninyo is tama po 'yun. So kinonsider na siya as international. So yun po yung naging final discussion. Pero kailangan din po namin i-clarify with the commission in back kung ano yung magiging final decision. Kasi meron pa rin po kasi inko-consider na mga journal articles in Filipino. Kung mapapansin po nyo doon sa journal article, doon sa JC po natin na there are journal articles that are written in Filipino na iko-consider po as local. So isa po yun sa pwedeng tignan na pwedeng pumasok po yung citation sa local. Pero i-discuss pa po yun. So titignan po natin ano yung magiging decision po ng commission in back regarding that. Another concern, sir, is lahat po kasi ng citation nung sa akin is may local author and then merong counterpart from other countries in the international journal. Pwede ko bang ipasok yon as local citation para maximize ko yung local citations kung nakalagay pa rin sa Excel sheet yung local citations kasi mamamaximum ko yung international na 60. So saan ko ililigay yung iba? Di po ba? I-discuss namin, sir. Pero kasi sa initial discussion nga is ang naging result ng discussion is hindi pwedeng local nga yung pwede na dapat international na lahat dapat dahil nga nasa international index journal naman siya nakapublish. So, kung ganun, sir, yung magiging argument, wala na talagang local except dun sa mga journals written in Filipino. Pero i-discuss pa po yan, sir. Sir, po. Hanggang kailan po kaya namin malalaman, sir, kung anong desisyon doon para naman maayos namin yung documents na yan? O yung... Para hindi naman kami kahol sa oras. Thank you po. Pero anyway, sir, magpe-prepare ka rin naman, di ba? Sasabit mo rin naman yung mga documents. So, magiging question na lang then whether kung i-accept siya as local or hindi, di ba? Parang ganun lang yung discussion ko. Anyway, hindi kami makapagsabi ng specific date, sir, kasi i-release namin siya sa commission and bank. So, tignan namin kung kailan namin siya pwedeng maipasok doon for their decision. Dagdag question, sir, sa din sa designation. Kung paano po pag kasi ako po ay technical working group nang nag-assess ng mga proposal for internal funding and then and for presentation for research forum, kami rin po yung nag-evaluate. Lahat po ba ng evaluation form na pinasa namin, ipapasa namin or sample lang po? Kasi masyado po kasing makapal. For the period of 4 years, ang dami po nung evaluation form na pinasa namin as technical working group. What do you mean evaluation form, sir? Accomplishment report. Eh, kaso wala po kaming form ng accomplishment report. Ang meron lang po kaming form ay yung assessment form na ginawa namin sa pag-evaluate ng proposals. Or ng mga abstracts. Hindi nyo pwedeng gawan, sir, ng report yon, ng accomplishment report na lang. Kasi kung lahat ng evaluation forms isasubmit nyo, masyado madami. So, ang kailangan lang naman namin makita doon is kano yung mga activities na gawa ninyo. So, kahit nga ano lang yun, hindi naman sobrang detalyado. So, ano yung mga accomplishments lang ninyo as member of the technical working group or of the committee. Pero yung actual na result ng evaluation nyo, hindi namin po kailangan lahat yun, sir. Sige po. Tanong ko na lang po sa Department ng Research. Salamat po. Okay. Thank you po, Sir Johnson, for your question. Next po is si Ma'am Teresita Di Taholosa. Ma'am? Hello po, ma'am. Okay, so proceed po tayo siguro with... Sir? Ay, yes ma'am.
Kasi in-unmute ko pa kung saan. Sige po, ma'am. Good morning po, Sir Don and the rest of the participants. I'm Dr. Taholosa from Palawan State University. I hope you would bear with me. I have three questions. Una po, I was evaluated for professorial rank during the 8th cycle and earned Professor 5. Now, I'm just wondering because you, Sir Don, you told us that the base rank, I don't know if this applies to us, the base rank will be the current rank that we're enjoying. However, I think this concern also concerns many of us since we work so hard for the points and during the time 7 and 8 cycle, the region, which is a legitimate evaluation committee, evaluated us legitimately, and therefore we deserve the points. We're told then that during the next cycle, we will be evaluated starting from that point. Yung halimbawa kung Prof 5 po ako, so we will be evaluated. Kasi po sir, iniisip ko, kung i-dissolve nyo po yung mga pinaghirapan namin, parang it is tantamount to dissolving all the efforts of the universities and colleges in the last 2 cycles. And some of us, faculty members, could be retiring in the next 2 to 3 years. So if you would dissolve the points, saan mag-start? Paano sila makakahabol sa professorial rank halimbawa? Alam po natin, we're aware, I'm raising this for the first time, that the different zonal centers interpreted the guidelines differently. Hindi ko na ho palalawakin yun. Pero ang point ko po, if you would dissolve the points, maaaring ako maabot ko pa rin yung current, yung na-earn kong points ngayon since I have research. But then, for many of us, na maaaring hindi nakahanda, kasi po itong binabanggit yung mga criteria na to, became clear only siguro barely a month, katulad ng mga citation index na binabanggit nyo. Had we known about them earlier, years earlier, we would have run after, many of us would have run after those citation index. Pero ngayong nalaman lang ho namin a month ago na merong Web of Science lang dapat, Scopus, and the ASEAN Citation Index, we can't do anything anymore. So, alam ko pong nagdagdag po kayo ng 1 year ang gobyerno para ihabol yung criteria na yon, which will be applied ng sa itong buong cycle. So, gusto rin ho namin talagang tanggapin, wala na ho kami magagawa doon. But then, to dissolve our points, hindi pa parang hindi fair para sa amin. Hindi po ako emotional para sa sarili ko, kundi para sa mga kasamahan ko. Baka po pwede namang ilapit sa inyong, sa national. We don't deserve this. I-dissolve niya yung points na pinaghirapan namin ng maraming taon. I hope the government will see na nung panahon na accreditation, napakaswerte po ng mga napabilang sa rehiyon, naging malawak ang interpretation ng guidelines. Hindi ko po biniblame ang anuman, pero sana po makita ito ng gobyerno. Kung i-dissolve niyo po yung points namin, what will happen to us, for many of us? Ma'am, siguro first question, as you mentioned earlier, na-reach yun na yung Professor 5 ba? Opo, Professor 5. So ano po nangyari? Bakit hindi niyo po ba nakuha yung rank? Okay, ganito po yun, sir. Sabi po sa criterion, which was very clear, sa accreditation, sa screening pa lang ho, sabi, one important criterion is to submit
a published research in the last 5 years. Since the accreditation happened in 2022, so we understood that as these are the research starting from 2022 and 5 years back. I have one Scopus Index journal. And that time, hindi naman po specific na Scopus Index dapat. So, ang argument po sa akin ng Zonal Center, doon daw po sa 2016 to 2019, I never had an international paper. But then I had one international paper in 2021 and three international papers in 2022 with one Scopus Index journal. So, hindi ko na po kinontest yun kahit nakita ko sa ibang regions na inhonor po yun kasi 5 years back. And that includes 2022 and 2021. So, yun po ang naging dahilan kaya hindi ako naisama, hindi ako nakasalusot sa screening. Pero alam ko po na qualified ako. So doon sa screening, ma'am, doon sa initial screening ng yung dapat meron kayong publication, 'di ba? Yung sa mga requirement that sa initial screening. So hindi na po kayo nag-proceed doon sa accreditation process mismo. Nag-apply ako for accreditation. Kaya lang ang sabi ko nila, you don't have an international published journal ng 2016 to 2019. Yun po honestly, sir, naka-local lang po ako noon kasi yun yung time na nagkaroon ho ako ng malubhang sakit tsaka naging director ho ako ng research. So, tanggap ko po yun. Pero yung criterion na nagsasabi that the screening involves research covering 2022 and 5 years back. So, ibig sabihin, i-address lang ho. The publication in the last 5 years. It was very clear with us that includes 2022 and 2021. Pero ang sabi po nila sa akin, we can't include the 2021 and 2022 because nakalimit lang tayo sa 2016 to 2019. But sir, is that just a mere repetition of the NBC 4618 cycle? We're talking about accreditation and isn't it one principle there is that professorial applicants are supposed to prove that they profess and it's not talking about a mere period of 3 years. Hindi po ba? Kaya nga po ako nung time na yun, pinablish ko lahat, all my 14 research. May hindi pa nga ako naisali doon over the years. So, I hope you could consider ito pong ni-raise ko sa inyo na possibility na we will be evaluated based on the ranks that we're enjoying now. That is true with those associate professors downward because they are enjoying what they have earned. But for those of us who applied for professorial rank and were evaluated legitimately and legitimately earned our points, palagay ko po sana makita ito ng gobyerno at ng ma'am? Chef. Yes, ma'am. Si Rita po, ma'am, ito. Good morning po. Ma'am, itanong ko po, na-credit po kayo, ma'am? Hindi po ako na-credit, ma'am. So, ma'am. Opo, ma'am. Opo, narinig ko po yun. Opo. So, ma'am, kung titingnan po natin, no, so in-evaluate po tayo nung 8 cycle, ma'am, no? So, parang lumalabas po na based on the decision of the evaluation committee nung zonal center po yun, ma'am, ano? So, based on their evaluation, hindi po natin naipasa. Tama po, ma'am? Kasi meron tayong hindi na i-provide na evidence na requirement po nila. Tama po? Siguro I would say it was a subjective decision. Kasi ho, yung criterion ay very clear. The research published in the last five years. Yes, ma'am. Yung sinasabi niyo wala kayo noong 2016. Ngayon, ma'am, hindi po
namin kayang i-explain yun, ma'am, kasi hindi kami yung evaluation group at that time. So, para sa amin po, in-evaluate kayo and based on the criteria that they were implementing during that time, hindi po natin na-satisfy yung criteria po. So, ang mangyayari po is pwede natin i-consider kayo as hindi kayo nag-apply during the 8th cycle kasi hindi na po siya talaga makonsider yung evaluation na points po doon kasi kitang-kita po na magkaiba ang criteria natin ngayon kumpara po sa NBC 461 na criteria. So hindi po natin siya masabi na pareho po yung level ng score na makukuha po ng faculty ninyo po. So, ang mangyayari, pagka hindi po kayo na-reclassify during the 8th cycle po, pwede po natin pa-evaluate ngayon. Kayo ay pwede, siguro, i-consider po ng IEC ninyo na kayo ay pwedeng i-consider na hindi nag-apply during the 8th cycle kasi hindi naman kayo na-reclassify. Using your documents, based po doon sa binigay namin na listahan ng coverage period, i-assess niyo po, i-assess kayo dapat ng IEC para po mabigay sa inyo yung points and then yung equivalent rank na reclassification po using the JC criteria po, ma'am. So yung nangyari po sa NBC 461, unfortunately po, kung hindi man sabi niyo po hindi man uniform yung pag appreciate ng documents or criteria ng mga zonal centers, yun po ang hindi namin ma-explain, ma'am, kasi hindi po na-involve kami doon and then it's solely the zonal center. That's why for the JC, as much as possible, kina-clarify po talaga namin yung mga documentary evidence kung paano siya i-appreciate. So, yan po, ma'am. So, yan yung pwede lang talaga natin magawa. Kasi iba po yung process, iba yung criteria nung NBC 461 po, ma'am. So, yun po. So, siguro pwede natin maano sa IEC na pwede tayong i-consider as hindi nag-apply during the 8th cycle para magamit niyo po yung inyong mga publications at ibang documents po, ma'am. Ma'am, yung aking publication na tinabi nila will still be counted ngayon, syempre. Ang ano ko nga lang po, yun yung katotohanan na dinidissolve ng current cycle, yung earn namin. Teka, ma'am. Yes, ma'am. Ano po yung ibig niyo sabihin, ma'am, na dinidissolve ng JC ang points po ninyo? Kasi, ma'am, ganito po. I earned points para sa Professor 5. Ang sabi po sa akin ng Zonal Center noon, it's all right because kahit hindi ako ma-credit or the rest of us na hindi na-credit, anyway, the next evaluation will use such earned points as the base rank nung time na yon na nandito dito sila sa amin. Kaya lang, since you created another guidelines which is supposed to be implemented retroactively dito lang sa cycle na to, I'm just wondering why it has to. Di po ba? That's the solution of the points that we have earned. So, ibig sabihin, iban po yung sinabi nila noon sa amin sa sinasabi niyo po ngayon. Yun nga lang, unfortunately po, siguro yung transparency din ang naging concern kasi 2021 nag-conduct na po kami ng public consultations regarding the new guidelines po for reclassification. So I assume na lahat ng zonal centers aware sila na mayroong lalabas na bagong guidelines, bagong criteria na dapat hindi nila sinabi na ano. Pero nandun na po yun, ma'am. So gusto ko lang po, ma'am, i-clarify na hindi po natin dinidissolve yung points ninyo. Sinasubject po natin yung documents ninyo into an updated set of criteria. So halimbawa po, ma'am, yung inyong publication,
hindi po yun mawawalang saysay kasi magkakaroon pa rin siya po ng points dito sa ating evaluation. Yung inyong pong mga engagements, yung inyong mga extension activities, magkakaroon pa rin po siya ng points. So, ibang criteria lang ang gagamitin natin, pero magkakaroon po siya ng points. Ang hindi lang po natin i-carry over is the evaluation results ng NBC 461 na iba po talaga ang criteria, iba rin po yung process. So, yan po ma'am. Pero nakikita ko po sa inyo, confident naman kayo na makukuha ninyo ang points for this cycle kahit i-subject kayo sa bagong criteria. So, yun lang po ang ano siguro natin sa IEC na maging considerate na lang po na i-consider kayo na hindi nag-apply for 8 cycle para po mapuntusan pa rin yung mga documents po ninyo na ginamit last cycle po ma'am. I thank you for responding, ma'am. I just hope it is the favorite thing to do right now. Now, my other question. I know there are others who would like to raise question, but I know that this also concerns you. Yun pong citation, ma'am, kasi I learned that I should have published in a Scopus Index Journal or those other indexing bodies you mentioned to be considered ng citation ng another na dapat naka-Scopus Index din. But then, come to think of it, those research that we had published happened years ago. And now you're raising a new criterion which comes as a surprise to us. Ang akin lang ho, hindi po ba pwedeng ma-consider to? Halimbawa, since we publish in a reputable peer-reviewed international journal, would it just be all right na hindi naman siya halimbawa is Scopus, but then it was cited by an author in a Scopus Index journal? Gusto ko pong erase ngayon para hindi parang chismis lang yung ano, para klaro po sa amin. Yun po, ma'am. Kung hindi po Scopus Index yung aming journal, kasi nung time una yun, hindi naman po siya implemented. Ang importante lang ho, peer-refereed journal. So nung time una yun, syempre most of us have published in different journals, not necessarily Scopus Index or Web of Science or Asian Citation Index. However, owing to the reputation of the journal, the author or authors have chosen to cite us, and they happen to have published in a Scopus Index journal, and this citation falls within this period. Now, will you consider such citation in our favor? Okay po. Ma'am, ang OICAG Secretariat po, pagka bagong senaryo po ma'am or bagong case, hindi po kami nakakapagsabi in finality kasi po ang ating guidelines ay signed by both the commission and the DBM po. Usually po pag meron kaming nilalagay na supplemental guidelines, pinagpapaalam din po namin yun sa DBM ma'am. So in your case ma'am, so ang pinopropose po ninyo, kung yung inyong publication na published in refereed journals noon and then cited during the coverage period 2019 to 2023, cited ng other authors, pero yung kanilang publication na nakasite yung article ninyo ay published in yung sa tatlong indexing bodies. So nire-request niyo po na i-consider yun para sa citation. Yeah, not just on my part but also for the sake of my colleagues. Apo. Sige ma'am. Kasi alam ko parang kung ganun. I-discuss po namin yun kasi bagong scenario po siya. I-present po namin sa commission and sa DBM po kung okay siya ma-consider, ma'am. So, whatever decision po regarding this, yung update po nito, usually po yung updates, ni-inform po namin sa CHED Regional Office. And then doon po siguro sa group chat ng mga IEC chairpersons, pwede po kami magbigay doon ng update on this, ma'am. So i-prepare nyo lang, ma'am, yung inyong mga documents na ganitong case, kung sakaling maging favorable sa atin yung decision ng CEB and DBM, at least ready na po i-upload ninyo. So kung hindi man po, so
ang OICAG po ay walang magagawa doon, ma'am, kasi sila po ang magde-decide doon. But we will do our part po na iparating po sa kanila yung request po ninyo, ma'am. Okay, thank you so much po. Sana po marinig nila at makonsider. And I hope lahat nga po nang gagamitin yung criteria ay naisanggunin din nga po talaga sa amin. Kasi mahirap din hong ma-impose ang criteria na very stringently sa amin na mga talagang matagal nang nagtatrabaho. At we were expecting that we'll just get what we deserve. Thank you po. Apo, ma'am. Siguro, ma'am, idagdag ko lang din po, ma'am, no, na para din sa kaalaman ng lahat po, nung kami po ay nagda-draft ng guidelines, nagkaroon po kami ng dalawang beses na consultations with the faculty, although virtual po ito, pero nagkaroon po ito ng consultation, and then we also sent out the draft documents sa mga SUCs para mag-email sila sa amin ng kanilang mga comments po. So yung version po na lumabas sa JC, yan po ay resulta din po ng mga feedback ng faculty during the consultation process po namin noong 2021. Okay po. So, sige po, ma'am. So, thank you po, ma'am, sa mga suggestions. Thank you very much po for accommodating my questions. Thank you, ma'am. Okay. Thank you po, Ma'am Teresita, for your questions. And Ma'am Rita, next po natin is si Ma'am Lita Sopsop from Western Philippine University. Ma'am, you are now recognized po. Thank you very much. And thank you for having this forum para maano namin yung aming mga concerns. Now, ang tanong ko po ay doon sa may extension component, pwede po ba makonsider yung PAMBI membership? Kasi for example, dinesignate ang faculty as PAMBI member ng isang protected area as academe member. Pwede po ba yung makonsider under extension? Tapos doon sa output, wala po yung commercialization, kundi it's a policy in a form of a resolution for the sa policy ng protected area. So pwede po ba 'yon ma-consider under extension? Thank you po. Ay, ma'am, sorry po kasi paputol-putol yung sound po dito. Hindi ko nabuo yung tanong niyo, ma'am. Ay, sige po, ma'am. Sorry, ma'am, ha? So, yung internet namin dito. Apo, sige po. Ang tanong ko po ay dito sa part ng extension, pwede po bang i-consider na output ng accomplishment, I mean, ng faculty kung siya ay designate ng university as a PAMBI member, yung Protected Area Management Board member sa isang protected area. So dito kasi talagang marami talagang input ang academe for the policy sa PAMBI. Tapos, pwede po din bang makonsider yung output na resolution or policy para sa protection ng PA? Kasi walang commercialization na nangyayari dito sa Protected Area Management Board. So yan yung po ang aking tanong, kung pwede mo ba siyang makonsider as accomplishment ng faculty under extension. Thank you po. Ma'am, pwede malaman kung anong specific items sa extension yung binabanggit niyo? Yung membership dun sa... anong specific indicator po sa extension? May hindi ko lang maano dito sa kasi itong computer yung ginamit. Basta mayroon kayong inano doon na, for example, mayroong project, may MOA with the organization or agency, ganoon, or industry, yun yung ganoon. Pero yung sa akin, specific question is, hindi po ganoon, kundi ang aming extension na ginagawa is member ng Protected Area Management Board. So parang community, ano ba siya, by extension. Tapos doon na banda sa may output na yung commercialized,
na nangyari, commercialization na nangyari between or and among the partnership ng Samoa. Sa PAMBI kasi hindi po yan commercialization, kundi mayroon yan policy in a form of resolution na kasama talaga na nag-decide yung PAMBI members, lalo na members sa technical working group. So pwede po ba yung malagyan ng points? Parang ganun medyo po. Medyo nalilito lang po. Kasi dun sa dalawa kasi yung nakikita kong saan siya nagpo-fall. Yung isa po kasi dun sa ating KRA 2 sa research, meron kasi dun na research output na na-translate po into policy, product, or project. So, pero under hindi research po siya, hindi siya under extension. Kaya inaharap ko po saan po siya magpo-fall kung... Sa extension po yung iniisip ko na doon mag-ano. Kasi para siyang community, ano siya, or service for the community, for the protected area ng DENR. Meron so, po bang yung membership po ba dyan, ang basis po ng pagiging member ninyo is based on your expertise? O paano po ba napipili yung member? Based po yan sa INAI PAS law na mayroong membership ang akadim. Tapos yung protected area mag-nominate, mag-request sa university na mag-recommend ng magiging member board based on the expertise. Ganun po, sir, ang Niisip ko kasi kung... Meron po kasi dito sa 1.3, item 1.3 ng extension, yung for services to the community na for services rendered as a short-term consultant, expert in an activity of educational, technological, professional, or cultural nature, sponsored by private organization or government. So hindi ko alam po, baka pwede po mag-fall po ba dito yun? Ayun po siya ang tanong ko. Baka po ang tanong ko kung pwede po ba dyan. Considered po ba as parang consultant ang membership ninyo? Hindi siya consultant. Hindi talaga. Part talaga siya. So, protected area management board mandated by the IPAS. Pwede pong pa-close yung microphone nung sa background? Mga authors, halimbawa na nasa Scopus o Asian Citation o pwede pong pa-close ng microphone. Hindi, pwedeng ma-credit yun sa amin. Nakaiyak tuloy ako sa news. Ayun, so yun po yung nakikita kong baka pwede siyang pumasok doon sa yung sa 1.3 ma'am. Baka pwede doon sa services rendered as a short-term consultant. Meron po bang yan? Merong appointment? Yes po, merong appointment po. Meron pong report ba yan na sinasubmit? Parang merong report? Parang ano po ba yung output? Ano yung output po ninyo as member? Ano yung ginag? Meron po bang report na nage-generate yun? Ano po siya? In a form of a resolution. Tapos yung aming meeting sa technical working group, kasi talagang kasama ang academe sa technical working group bago doon sa in-bank, PAMBI in-bank, kasi yung technical working group, sila talaga yung mag-fresh out, magtingin sa mga issues, tapos mag-recommend for the in-bank during the meeting. Ganoon po, pwede naman po. Ito ma'am, nakita niyo yung screen? Opo, yes po. Okay. Ito pong nasa right side na evidence, example, yung copy of contract of service or appointment or its equivalent or copy of official invitation, mapaproduce niyo po yung mga information na yan. Itong sa number one, okay po. Pero itong certificate of appreciation or copy of project report, ganyan po ba? Baka po pwede namang hihingi kami sa DENR. Sa PAMO, sa Protected Area Management Office. Baka, sa nakita po, baka pwede dito siya mag-fall. Pero yun nga po, ma-provide niyo lang po sana yung mga evidence na nakalagay po dito. Opo, opo. Pwede naman din po, opo, opo. Okay po, thank you. Thank you. Po. Opo.
Okay, sir, Sir Don, ready for next po tayo. Si Sir Roy Albert, sir, you are now recognized. Sir Roy Albert po. Sir Roy Albert Acosta. Narinig niyo po ako? Yes, sir. Loud and clear po. Go yes, ahead sir. Po. Okay. Sir, dito po sa ano to, itatanong lang po namin. By the way, I'm Roy Albert Acosta from Palawan State University, sir, graduate school. Dito po, sir, sa CRAW 1 under... CRAW 1 under... Dito, sir, sa number of semesters that will be deducted from the divisor kung applicable siya. Sir, dito po hindi siya ano to. Ano sir ang pwede naming piliin dito? Kapag new applicant sir. Ang nakalagay kasi dito sir 1 2 3 4 5 hanggang 8 lang, 8 po sir. Nakita niyo sir yung nasa screen? Yes sir, opo, opo. Sir, pagka new applicant kasi sir. Opo sir, pagka new applicant kasi sir. Go ahead po sir. Opo, yung for new applicants, kung kailan po kayo, ano po bang, saan po kayo galing before po kayo nagkaroon ng permanent plantilla position? Ano to sir, transfer of service po ako from Department of Education. Ah, kasi sir, dun sa guidelines natin, pagka new entrant, so yung halimbawa, pumasok kayo for example, nakita niyo po yung screen, ano? So kung sakaling... Yes po, sir. Ay, zero mo natin yan lahat. So halimbawa, pumasok kayo sa SUC ng academic year 2020-2021. Ang may... Kung ano lang po yung semesters na may student evaluation kayo, yun lang po yung ma-consider, sir. So yung mga zero, yung for example, yung first semester ng 2019-2020, zero po yung lalabas na score po dyan. Okay. Ganyan po, parang ganyan yung lalabas dyan. Ang final, ang rating po na makukuha nyo is 65.50. So, ang score po equivalent niya is 23.58. So, kaya yung nasa guidelines po natin, so nasa discretion po ng new entrant na faculty whether to push through with the application or doon na lang kayo sa next evaluation mag-evaluate kasi hindi nyo makukompleto yung student evaluation. Pero yun nga, sir, kung sa tingin nyo naman na kahit zero yung first semester, yung 2019-2020 nyo na student evaluation at kaya nyo pa rin ma-meet yung minimum points for the steps, nasa sa inyo po yun kung magpo-push to kayo sa application ninyo. So ito po kasi yung okay, naging sir, discussion. Sir, dito sa... Apo, sir, dito naman yes, sir. Po sa reason for reduction the divisor. Ito po kasi ay... ang pinagpipilian lang dyan, sir, is not applicable on approved study leave, tapos may on approved sabbatical leave, on approved maternity leave. Kung halimbawa, yes, sir, wala dyan sa mga nabanggit, ano po ang pwede naming mailagay? Wala, sir. Yan lang i-consider. Yan lang, kumbaga, pag other than that, zero po yung magiging hindi score po niya. Hindi rin ba't wala siyang evaluation, sir? Po? Ano po yung reason ba't walang ano to, sir? May dalawang semester po siya na evaluation, na ano to, na evaluate, sir. Pero in the rest, sir, bakit wala? Opo, yan, sir. Kasi, sir, kung ina not applicable po, zero po. Opo, zero talaga po. Opo, zero po talaga. Kaya dapat malaman po yung reason kung bakit wala po siyang student evaluation. Kung hindi po siya magpo-fall dito sa mga nakalagay po dito, kung study leave siya or sabbatical leave or maternity leave, ang ibig sabihin po noon, hindi po siya excuse. Kumbaga, zero po magiging score niya doon sa student evaluation.
Ano po yun, sir? Okay. Kasi sir, new applicant po siya. First time lang po siya magpapa-evaluate. Oh, yun. Tama nga, sir. Yun yung sinexplain ko kanina. Actually, sir, previously, nung NBC 461, hindi ka, kapag ka hindi mo na kompleto yung QCE mo, hindi ka talaga pwede mag-apply. Yun ang dating rule sa NBC 461. Pero ang ginawa po namin, binigyan po namin ng leeway na pwede pa rin mag-apply yung faculty kahit bago lang. Pero yung student evaluation na wala siya, zero po yung points na doon. Yun po yung para naging condition. Pero compared naman po sa totally na hindi pwede mag-apply. Kasi dati po talaga, pag kulang ka ng QCE, yung student evaluation, yung QCE mismo, kahit isang semester lang, hindi ka pwede mag-apply for reclassification. So, nung dito po sa bagong guidelines, pinapayagan na po. Yun nga lang po, zero yung points nila. Except, for example po, galing siya sa SUC na, kumbaga dati na siyang part-time sa SUC, pero na regular, nagkaroon siya ng plantilla position during the middle of the evaluation period. Pwede consider po yun kasi from SUC pa rin naman siya. Hindi nga lang siya full-time, permanent that time. Pero kung totally from private school or from DepEd or from looks, iba po kasi yung student evaluation instrument ang ginagamit doon. Kaya hindi po pwedeng makonsider yun. Correct. Yeah, yun po. So, inayana po namin. Po, thank you po. Marami sa... Okay, so thank you very much po for those questions. Sir, are we okay with another question? Sir Don? Sige po, pwede pang isa siguro. Okay, thank you sir. For the last question po, may we have Ma'am Suzette. Ma'am Suzette, you are now recognized po. Hello po. Good morning po. Good morning po. Sir, ang question ko po doon sa... Meron na rin pong mga nakikita akong question dito sa chat about po doon sa contribution ng authors. Ang aking po kasing co-author doon sa book chapter ay from USA. So doon po sa form 2-A1A ay a-accept po ba yung... Trinay ko po kasi parang hindi na-accept yung e-signature. Pwede naman po, copy-paste na lang. Pwede naman yun. Ah, sige po. Ay, tapos sir, yung... Pero isa, ano, ma'am, clarification lang, pagka gagamit kayo ng e-signature, dapat meron pong kakibat po siya na email po ah. Apo. Na, saka mention po doon na pinapagamit po niya yung e-signature niya for that purpose. So, idadagdag ko rin siya doon sir sa documents na opo. Supporting. Opo. Kasi para tapos, lang ma-insure na, kumbaga, in-authorize po niya yung paggamit yung e-signature niya. Okay po. Sir, dun sa ano po, sa KRA 3, yung criterion B2.1 about po dun sa extension ng to the community. Nabanggit niyo po kasi nung ano natin, nung general orientation natin May 29 na included po dun lahat ng activities like research activities na concerning the ano po, the extension halimbawa po ay nag-conduct ng needs assessment, impact assessment, which is the research. Pero po doon sa form 3A and B po, doon hindi po siya mag-score kapag wala pong participants. Hindi na po. Ano pong pwedeng... Tignan ko po yung form. Ay nga ba yung teka? Ah, ito. Ano po yung question niyo, ma'am? Kung doon po ano sa form, mo? Kapag po di ba po research ang ginamit, halimbawa po ay needs assessment or impact assessment po halimbawa, ay di po wala po siyang participants na ilalagay doon. Ay, pag wala pong ilalagay sa participants na zero, hindi po siya nag-i-score? Okay lang po. Ay, pakita ko yung form sa inyo. Ito po ba yan? Yes po. Alin po dyan yung walang... Wait lang. Ayan. Ayan, sir. Kapag halimbawa pong... Dito po sa number of beneficiaries.
Ito po, kasi pwede nyo naman pong i-estimate naman yan. For example, okay. Di ba, pag gumawa naman kayo ng needs assessment, meron naman kayong, normally may mga survey naman kayo, di ba? May mga participants naman. So baka pwedeng doon nyo na lang po i-connect doon sa, di ba, okay, ilang participants yung na-survey ninyo. Tapos sa estimate ninyo, ilan din yung magbe-benefit din sa mga activities. Pwede naman po yan. Sige po, sir. Yan lang po. Sige po. Thank you po. Okay, so thank you very much po for all the questions raised and thank you po, Sir Don, Ma'am Rita, for answering all of them in details. Before we proceed po with the closing remarks, may we request everyone po to open your camera for the photo opportunity. Okay. So, ready po tayo. Ayan, so nag-o-hintay. Okay, so big smile po. 3, 2, 1. Okay, isa pa po. 3, 2, 1. Okay. And last po. 3, 2, 1. Okay, thank you po. Thank you din po. Okay. So, let us now hear po the closing remarks from our Chief Education Program Specialist, Engineer Edgar C. Sempe. Sir, good morning po. Good morning. Okay ako, audio? Yes po, sir. Loud and clear. So, in behalf of CHED Bimaropa, no, we would like to thank everyone who joined this orientation meeting, no? I know that you still have many questions and I think there would be lots of updates based dun sa binanggit din ni Rita kanina na they'd be bringing a lot of issues to the CEB. So I would advise you to check out always our Facebook page, yung CHED Bimaropa page. Could you place the link, June? Kasi any updates that we will have, siguro we'll share it in our page. Tapos we'll also make a... Ano ba itong ginawa niyo? Website ba ito, Jun? Wherein all the documents are located. Yes po, sir. Yes po. And website siya. So we'll make it available, lahat ng updates natin, saka lahat ng forms available, i-share namin sa aming FB page. So that you will be informed of all the updates that would happen, ano. And hindi lang po ito ngayon, but we're also planning to have a school-by-school orientation and open forum na rin. So that if you still have questions regarding filling up the form and the Excel sheet, no, we will answer your queries. So we'll just prepare, we'll just consult again with the OICAG para we can organize another activity like this, series of activities like this para matugunan namin ang inyong mga questions and concerns. So special thanks also to OICAG, no, for giving time to CHED Bimaropa and sharing their expertise. Hindi po ito parang sa amin palang nangyari to because we really want to clarify the concerns regarding the reclassification. So maraming salamat po, OICAG. So tanghali na and again, I would like to thank everyone for joining this activity. Maraming salamat. Okay, thank you very much, Sir Gary. Once again po, kindly bookmark na po yung
nakikita po natin na link na nasa screen natin or picture nyo po kasi yung naging orientation po natin today will be also uploaded po dito sa link na ito para kung meron po kayong mga gustong balikan orientation, pwede rin nyo po itong i-visit ulit or pwede rin nyo pong i-share sa iba po ninyong kasama. So, in behalf po of CHED Regional Office ni Maropa and the Office of International Quality Assurance and Governance, thank you very much for your time attending this activity. Thank you po. Thank you din po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po.